Hello YouTubers! Noong last, tinuruan ko kayo kung paano palitan at gumawa ng thumbnail para sa iyong YouTube. Ngayon, tuturuan ko ngayon kung paano gumawa ng pang profile picture sa Facebook, kung saan lalagyan nyo ng picture and maglalagay kayo ng text and ng contact number. Tara, samahan nyo ako. Bago tayo mag-umpisa, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, share, like, comment, and ring that notification button. Yeba! We will use the application named PixieLab here in this tutorial. You can download it free at Google Play Store. Yeba! Let's start. Click PixieLab. I-rotate natin yung phone para landscape tayo, mas madali. First, yung image size ng ating project. Click mo yung tatlong dot sa may right side. Then, image size. Then, click yung down arrow, custom. Kung YouTube thumbnail, YouTube thumbnail. Pero ngayon, pang profile ng picture, kaya click yung profile picture, then click OK. Then, next, clear our background. Click yung parang dalawang two square sa right side. Click transparent. Let's add picture. So click mo lang yung plus sa taas to add picture, then from gallery, then choose picture yung gusto mo na picture. Then crop as desired, then click the check button kung okay na. Then drag the picture diagonal para hindi ma-alternate yung image, hindi tataba or papayat. Heba. Let's lock the background. Click the layer icon, yung parang diamond sa taas. Click the padlock icon. Then click nyo ulit yung layer icon para ma-hide yung mga layers. Let's add another picture. Click the plus sign. Then from gallery. Then select a picture. Then crop. Okay. Click the check button and i-drag mo. Pwede mong i-maximize, palakin o paliitin. Then, position mo yung gusto mong picture. So, let's add text. Pindutin yung plus sa taas ulit. Then, click yung text. So, may magpapak up ng new text. Click nyo yung new text. And, itype nyo yung gusto nyong itype. Kung ano yung ilalagay nyo sa picture na text. For example, yung pangalan ko, itype ko, Michael Ryan Coronia. Click done kung tapos na. Then, yeba. So, i-position mo rin kung saan mo gustong ilagay. Then, click mo yung size kung gusto mong palakin o paliitin. Then, yung color. Pwedeng gradient, pwedeng single color siya. Click mo yung plus button kung gusto mong palitan yung kulay niya. And, select na lang kung ano yung gusto mong kulay. Kung gusto mo palitan yung style, click style. Pwedeng bold, pwedeng pahalang, pwedeng may underline. Pwede natin lagyan ng background color. Enable it. Click OK kung nakapili ka na ng kulay. Then, pwede mong patabain o papayatin yung background mo. Depende kung ano yung gusto mo. Then, kung gusto mong palitan yung font, click font. Okay. Then, punta tayo sa curve. Kung gusto mo yung i-bend yung text. Ayan. Then, mawila ka kung gaano yung bending niya. Gawa siya ka curve. Then, lagyan natin ng stroke para mas lutang siya. Enable. Then, pili ka ng kulay mo.
Then click OK kung okay na. Tapos pwede mong kunin yung width ng stroke mo kung gaano siya kapal. Then check. Then punta tayo sa shadow. I-enable natin siya. And inner shadow, enable natin siya. Then next, ito yung maganda sa Pixelab, yung 3D text. Enable mo lang siya and magkakaroon siya ng 3D. And pwede mo rin manipulate kung gaano kakapal yung 3D niya. Then choose color kung ano yung gusto mong kulay. Pwedeng single color or gradient color. Diba? Next is lagyan natin ng 3D shadow. I-enable lang natin siya. Then okay na. Mag-add ulit tayo ng text for your contact number. Same principle. I-click natin. And i-tap natin yung contact number natin. Diba? Pag natapos na, i-click lang yung done. Okay. Then, i-position natin siya. Then, size, palakihin. Okay. Check. Then, style. Font style. Yung stroke niya. Enable the shadow. Tapos punta tayo sa 3D text, enable natin. Yan yung 3D shadow, enable natin. Yeba. We're done. So, i-save na natin ang project natin. I-click mo lang yung diskit kon sa taas. Yeba. Then save as image. Change the format to JPEG. Then save to gallery. Then tapos na tayo. Yeba.